Magandang araw mga bata! Ako muli si Teacher Aileen ang inyong makakasama para sa bagong aralin. Ngunit bago tayo magsimula sa ating talakayan, atin munang alamin at tandaan ang ilan sa mga paalaala. Una, siguraduhin nasa maayos at komportableng lugar kayo sa kasalukuyan kasama si nanay o si tatay o kaya si ate o kuya o sino mang nakakatanda habang pinapanood ang video na ito. Pangalawa, mas mabuti kung kayo ay busog at nakakain na upang mas lalo pa kayong maging alerto at mas ganado sa ating talakayan. Ikatatlo, ihanda ang iyong sarili at ang iyong mga kagamitan tulad ng kwaderno, papel, krayola, pambura, lapis at lalo na ang iyong module na kakailanganin natin sa ating aralin. Ang ating aralin ay makilala ang salitang binubuo ng mga titik o letra. Pagkatapos ng aralin ito, inaasahan na ikaw ay makakakilala ng salitang binubuo ng mga titik o letra na may tamang pagkakasunod-sunod. Masabi ang naiisip gamit ang mga salita na may tamang spelling. Magrupo ang mga salitang tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, lugar o pangyayari at masabi ang katapusan ng isang kwento. Ating tandaan na ang titik o letra kapag pinagsama-sama ay nakakabuo ng salita. Ang mga letra ay dapat tama ang pagkakasunod-sunod para mabuo ng tama ang isang salita. Halimbawa, ng larawan. Isa-isahin kung paano ang tamang pagkakasunod-sunod ng letra at tamang spelling nito. Ba-boy, baboy. Tama. Kambing, kambing. Tama ang spelling nito. Ilaw. Magaling! Tama rin ang spelling nito. Atis. Atis. Tama ang spelling nito. Manlika. Manlika. Tama kaya ang spelling nito? Mali. Dapat ito ay manika. Manika. Elisi. Tama ba ang spelling nito? Magaling! Tama ang spelling nito. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang isa, buklatin sa pahina 30 ito. Tingnan kung tama ang pagkakasunod-sunod ng letra para sa pangalan ng mga bagay. Kopyahin sa sagutang papel ang mga salitang tama ang pangalan ng mga bagay o larawan. Baso, baso. Tama kaya ito? Magaling! Kandila, kandila. Tama ba ang spelling nito? Mahusay, tama ito. Babayo, babayo. Tama kaya ang spelling nito? Mali. Dapat ito ay kabayo. Kabayo. Lampar. Lampar. Tama kaya ang spelling nito? Mali. Dapat ito ay lampara. Lampara. Olap. Olap. Tama kaya ang spelling nito? Mali. Ito ay dapat ulap, ulap. Upuan, upuan. Tama ba ang spelling nito? Magaling. Tama ang spelling nito.
para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang dalawa, buklatin sa pahina 37. Basahin ang mga salitang tumutukoy sa pangalan ng tao, bagay o lugar na nakasulat sa ibaba. Lagyan ng halimbawa ang mga ito. Kopyahin sa sagutang papel. Nanay. Nanay, ano kayang halimbawa nito? Halimbawa ay si Nanay Edna. Babae. Babae. Magbigay niya ng halimbawa ng pangalan ng isang babae? Nene. Ito ay ngalan ng isang batang babae. Pahayagan. Pahayagan. Ito ay naglalaman ng mga balita. Halimbawa natin ay The Manila Times. Aso. Magbigay nga ng pangalan ng aso? Ang pangalan ng aking aso ay si Tagpi. Ikaw, anong pangalan ng asong alaga mo? Araw. Pagbigay nga ng araw sa isang linggo? Mayroon tayong 7 araw sa isang linggo. At ang paborito kong araw ay Lunes. Lugar. Magbigay nga ng halimbawa ng lugar? Dahil tayo ay taga Santa Cruz, Laguna, ito ang ating halimbawa. Halimbawa ng lugar ay Santa Cruz, Laguna. Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang 3, buklatin sa pahina 38. Tingnan ang kahon ng mga salita. Isulat sa sagutang papel ang mga salitang tumutukoy sa pangalan ng mga tao, hayop, bagay o lugar. Igrupo ang mga nakasulat sa loob ng kahon. Kambing, tasa, halabaw, bintana, bukid, babae, Batangas, Brenda, B-boy, takip at lobo. Ating igrupo ang mga ito sa tao, hayop, bagay o lugar. Kambing. Saan kaya kabilang ang kambing? Kung ang sagot mo ay hayop, magaling, tama ang iyong sagot. Tasa. Saan kaya kabilang ang tasa? Mahusay. Ito ay isang bagay. Kalabaw. Saan kaya ito nabibilang? Mahusay. Ito ay isang uri ng hayop. Bintana. Saan kaya ito kabilang? Magaling. Kabilang ito sa bagay. Bukit. Saan kaya ito nabibilang? Magaling. Ito ay isang lugar. Babae. Ito naman ay isang tao. Batangas. Ito ay ngalan ng lugar. Brenda. Ito ay isang tao. Pangalan ng isang babae. B-boy. Saan kaya nabibilang ito? Magaling. Kasama siya sa tao. Ngalan ng lalaki. Takip. Saan kaya ito kasama? Mahusay. Ito ay bagay. At lobo. Saan kaya kabilang ang lobo? Magaling. Ito ay kasama sa bagay. Basahin natin muli. Narito ang mga tao, hayop, bagay at lugar. Mga halimbawa ng tao ay babae, Brenda, B-boy. Hayop naman ay kambing, kalabaw. Mga bagay ay tasa, bintana, takip at lobo. Halimbawa naman ng mga lugar ay bukit, Batangas.
para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang apat, buklatin sa pahina 38. Ayusin ang mga letra para makabuo ng salita. Ulitin ang pagsulat kung hindi tama ang pagkakabuo ng salita. Ano kaya ang mabubuo natin salita sa mga titik na nasa loob ng kahon? Tingnan natin. Ano ang ating nabuo? Tama! Bata! Bata! Mahusay mga bata! Para naman sa ikalawang bilang, ano kayang salita ang mabubuo natin sa mga titik na nasa loob ng kahon? Tingnan natin. Basahin nga natin. Kilala! Mahusay! Nakabuo tayo ng salitang kilala. Para naman sa ikatlong bilang, ano kayang salita ang ating mabubuo sa mga titik na nasa loob ng kahon? Tingnan natin. Ano ang ating nabuong salita? Magaling! Akin! Akin ang salitang nabuo natin. Para sa ikaapat na bilang, ano kayang salita ang mabubuo natin sa mga titik na nasa loob ng kahon? Nadagdagan na sila, dumami. Tingnan natin. Ano ang nabuo nating salita, mga bata? Basahin natin. Al-mu-sal. Al-mu-sal ang ating nabuong salita. Magaling! Para naman sa ikatlong bilang, ano kayang salita ang mabubuo natin ngayon? Tingnan natin. Wow! Ano ang ating nabuong salita? Pa-mil-ya. Pamilya ang ating nabuong salita. Napakagaling mga bata! Para sa inyong gawain sa pagkatuto bilang 5, buklatin sa pahina 38. Isulat ang dalawang pangalan ng iyong kapatid o kung sino mang inyong kapamilya. Isulat ang salitang kasintunog nito. Narito ang pangalan ng aking dalawang kapamilya. Sina, Marta, at Yolanda. Ano kayang kasintunog ng salitang Marta? Lata. Salitang kasintunog ng Yolanda ay maganda. Yan ang halimbawa na inyong gagawin. Kayo naman ay iisip ng dalawang pangalan mula sa inyong kapamilya. At isulat sa tapat nito ang kasintunog ng kanilang pangalan tulad nito. Ulitin natin. Marta, Lata. Marta, Lata. Yolanda, maganda. Yolanda, maganda. Hindi ba't magkasintunog? Ating tandaan na ang titik o letra kapag pinagsama-sama ay nakakabuo ng salita. Ang mga letra ay dapat tama ang pagkakasunod-sunod para mabuo ng tama ang salita. Ating ding tatandaan na ang pangalan ay salita o bahagi ng pangungusap na tumutukoy sa ngalan ng tao, bagay, buok o lugar, hayop at pangyayari. Binabati kita! Natapos mo na ang ikawalong linggo ng ating aralin. Sana ay marami kang natutunan. Kung hindi mo pa tapos sagutan ang iyong module, ay maaari mong balikan ang videong ito upang maging gabay mo sa iyong pag-aaral. Ito muli si Teacher Eileen na nagsasabing, mag-aral mabuti dahil ito ang susi sa ating tagumpay. Paalam hanggang sa muli!